Hello mga friends, welcome back sa aking YouTube channel. Kung bago lang kayo sa aking channel, please subscribe and click the notification bell para lagi kayong update sa aking mga video. For today's video, i-share ko sa inyo kung kailan ako nagpakabit ng VLTT Wi-Fi. Without further ado, let's get started. Intro, pasok! Kasi yan, nag-try muna ako mag-apply online. Tapos, may nakausap ako din sa online na okay daw kakapitan ako ng wifi. So, nagsintay ako ng one week, wala. Tapos, nag-chat ako sa mga agent ng PLD na tanong-tanong ako. Kung wala daw si agent, hindi ako. At kung wala daw ako ng reference number, wala daw ako, hindi valid yun. So, ang ginawa ko, nag-try ako ng kumausap ng agent nga. Tapos, hindi nagre-reply. Sabi niya, meron daw. Yung unang nakausap ko, yung asawa daw niya. So, ni-refer niya ako sa asawa niya. Taga-Bulacan siya. Kung nakita ko taga-Bulacan, tinignan ko yung profile niya. So, kung taga-Bulacan siya, tapos hindi siya nagre-reply, eh yung PLDT na branch, malapit lang siya. Kasi hindi na lang ako itong direkta. So, ayun. Pumunta nga ako kasi sabi niya may available slot kung kung ako nakausap. Tapos, in-interview ako. Tapos, pinag-fill up ako ng form. Tapos, yun, wait na lang daw ako, naka-receive ako ng email, tsaka ng reference number. So, ayun, after one week, kinabit na yung wifi namin. So, ganun lang siya kadali. Kahit muna kasi converge yung ano, yung wifi namin sa isang bahay. Ang dami namin. So, kapag nag-receive ako, naglalag. Naisip ko, oh, no. Mag-apply ako ng sarili kong wifi para hindi kami magka-problema sa signal. Kaya ngayon, yung wifi ko, solo ko na, tsaka okay na yung connection ko, hindi na siya ganun ka. Araw-araw kasi naglalag eh. Araw-araw hina na signal. Oh, no. Pero simula nung nagbukod na ako, yun, okay na. So, kaya ganun ako nagpa. Mabit ng sariling wifi. So, that's all for now. Thank you for watching. See you on my next vlog. Bye!